Nilalayon ng pag-asa sa pagbasa na itaguyod ang pagbabasa bilang isang instrumento ng karunungan at pagtibayin ng ugnayan ng pamilya sa loob ng tahanan. Ngayong pandemya, maraming mga pamilyang Pilipino na kailangan ng learning resources bukod pa sa araw-araw na pangangailangan. Magtulungan tayo upang matiyak na patuloy ang edukasyon nila kahit may pandemya. Kung nais mong magbigay ng mga aklat, i-click ang link na ito. Magbigay ng libro, humubog ng pag-iisip, may pag-asa sa pagbasa. Si Tembong Mandarambong, mahilig sa walis pero tamad maglinis. Kwento at guhit ni Susan De La Rosa Aragon. Sa isang malayong lugar, may isang baryo na ubod ng linis. Masisipag at masasayang mga tao rito. Lahat sila ay laging naglilinis. Lahat sila ay laging nagwawalis. Kaya tinawag nila itong Baryo Walis. Si Tembong ay taga Baryo Walis. Pero kaiba siya sa mga tao rito. Tamad na tamad si Tembong. Ayaw na ayaw niyang maglinis. Ayaw na ayaw niyang magwalis. Pero gustong-gusto niyang nagwalis. Kaya lagi siyang naiinggit sa mga tao may hawak na walis. Ito si Tembong. Isang araw, may naisip si Tembong. Kapag kinuha kong lahat ang kanilang walis, makakapagtayo na ako ng isang palasyo na yari sa walis, sabi ni Tembong. Isang magandang-magandang palasyo ang aking gagawin. Kaya isang araw, naghanda si Tembong. Hinintay niyang makatulog ang lahat ng tao sa Baryo Walis. Nang tulog ng lahat ng tao, ninakaw ni Tembong ang lahat ng walis sa lahat ng bahay sa buong baryo. At mabilis siyang umalis. Umakyat si Tembong sa tuktok ng bundok. Doon ko itatayo ang aking palasyo, sabi ni Tembong. Doon makikita ng lahat ang aking palasyo na gawa sa walis. Sinimulan niyang itayo ang maganda niyang palasyo. Pero walang ano-ano, biglang lumakas ang hangin at tinangay ang palasyong ginagawa niya. Nilipad sa malayo ang mga walis niya. Naubos ang lahat ng walis na ninakaw niya sa mga tao sa baryo. Masamang-masama ang loob ni Tembong. Umiyak pa siya ng umiyak. Hindi na siya makapagtatayo ng palasyo. Pero biglang may naisip na naman siya. Babalik uli ako at magnanakaw sa baryo, sabi ni Tembong. Naggulat si Tembong pagbalik niya sa baryo. Napakarumi ng paligid. Bigla siyang nalungkot sa kanyang nakita. Bigla siyang nagsisi sa kanyang ginawa. Gumawa agad ng maraming walis. Kay ganda ng ginawa niyang mga walis. At ipinimigay niya ang mga walis na ginawa sa lahat ng tao sa buong baryo. Di nagtagal, napakarami na niyang walis. Nagkaroon na rin siya ng maraming kaibigan. Nabalitang maging sa ibang baryo ang magagandang walis na Tembong. Marami tuloy gustong bumili na ginagawa niyang walis. Kaya isang araw, ang itinayo ni Tembong ay hindi na isang palasyo, kundi tindahan ng mga walis.